Welcome back again sa ating YouTube channel. Ito na naman po ang Baba P's Kitchen. So today, ang lulutuin natin ay pininya ang manok. So ito yung mga ingredients na kakailanganin natin. Katulad na itong whole chicken. Salt. We have the whole cream milk. Pepper. Olive oil. Garlic. Onion. Bell pepper. Pineapple chunks. Carrots, and ang ating potato. So, yan ang ating ingredients na kakailanganin, mga kababas. Na-prepare ko na siya kanina. Ginayat ko na muna bago tayo magluto. So, ihahanda ko lang ulit yung aking kalan. Ayun. Tapos, mag-start na tayo. Babalikan ko kayo, mga kababas. Okay? So, welcome back, mga kababas. Mag-start na tayo magluto ng ating pininyahan. Ano? Ang una natin gagawin is yung olive oil. Ipa-fry natin yung ating mga carrots, potato, mga vegetables. Yes. Para mamaya, hindi na siya mahirap palambutin. So, unahin natin itong ating patata. Yes. So, isip ko lang natin yan dyan. Tapos, once na maprito na siya mga kababas, i-set aside mo lang. Ilagay mo lang ulit sa mga salagay. Sunod-sunod lang yan yung ating carrots, yung patatas, gano'n. Yes, mga kababas, ito na. Ito po na ang ating patata. Kita nyo ba? Set aside natin yan dito sa malinis na lagayan. Kasi, kaya ako ginagawa ito, kaya sa lahat mga kababas. Mas masarap yung patatas kapag kinrito siya. Kumpara dun sa ihahalo mo lang din hanggang sa lumambot siya. So, yun. Kakaibang lasa. Pero depende sa inyo kung saan kayo mapapadali. Ihalo-halo mo na lang doon sa inyong nilito. Pero ito ay isang tip lamang mga kababas. Next natin yung ating carrots. Pati yung bell pepper, ganun din yung ginagawa ko. Tapos, balikan ulit natin ito pag napalitin siya. Mga kababas, ito na. Luto na yung ating carrots. Ilagay din natin yung dito. After ng ating carrots, yung ating bell pepper. Pero saglit lang yun. Isa ko lang yung very light. So, yan. Next natin yung ating bell pepper. Bell pepper pin. Saglit lang. Pagka malutong pata. Yung iba yung nilalagay pag pininyahan, ano yung nilalagay? Bakit? Hindi ko yung alam. Pero sa pagkakaayam ko, may ganito pa. Kung ako magluluto, hindi rin ako maglalagay niyan. Kasi you're not eating it. Kids, it's not my favorite. So, ayan mga kababas. Pinaikot ko lang ng very light. Ah, pwede na yan? Yes, kasi itong bell pepper, kinakain nga yun ang dilaw, diba? Lagyan mo lang siya ng lemon, salt, pepper, pak, bongga-bongga. Try mo yun mga kababa. Fresh bell pepper. So, after na yan, kapatay na yung ating gulay. Ganda rin tayo mag-sukupin. Okay? Tumunay natin ang ating garlic. Mabilis lang yun kasi mayroon yung ating salam. Tapos, after, ang ating hiniwagang onion. Ayun, mga kababas. Ayan. So, bonggang-bongga yung ating garlic. Next natin, onion. After itong onion natin, mga kababa, sara na natin din yung ating check-in. Check-in over there? Ang check-in. Ang ating pong check-in na ginamit ay whole check-in. Ayan. So, papalambutin natin yan. Ang ating check-in. Yung check-in? Chicken. Inartihan ko lang, ganun. Tapos, may malang, may masak. Arti ka ta? Yes. I'm so... bakla.
niya. Sigurado magugustuhan niya Angelica yung mga ganyan. Kemi. Mga kadyosa! Kanon! Sa inyo, mga kababas, next na natin itong ating check-in. Chicken. So, yung cut ng chicken natin, hindi ko masyado yung nilakihan. Sakto lang. Para mabilis din siyang maluto. Para maluto din yung mga kaloob-looban. Ang bongga. So, yung chicken natin, siguro mga 3 minutes, ganyan. Okay na yan. Saka talaga? Oo. Ihahalo na yung ating mga ibang ingredients like yung mga ating kagulayan. Ganyan. Ayan. So, mga kababas, hayaan lang natin na ganyan. Tapos, iko-cover natin yan. Balikan natin kapag ka okay na ang ating chicken. Mga 3 minutes, balikan natin. Okay? At itay na nga mga kababas. Yung pala kanina sinabi ko 3 minutes, diba? Chilake ko siya after 3 minutes. Hindi pa ganun okay yung ating chicken. So, nag-extend ako to another 5 minutes para lutong-lutong na ang ating manok at hindi na tayo maghirapan. Ayan, kung mapapansin nyo, ayan, tingnan nyo. Tapos, isunod natin dito yung ating mga kagulay. Tapos, bell pepper. Bell pepper. Haluin ng bongga. Diba? Pak na pak yung kulay niya. Perfect. And then, ihalo na rin natin to para lumabas ang juice ng ating pineapple. So, after nyan, mga kababas, ng bonggang-bongga, ilagay na rin natin ang ating simplahan natin ng pepper. Okay. And then, ang ating salt. Haluin. Para makumbang ang ating bonggang-bonggang pepper and salt. Tapos after na mahalo yan, susunod na natin itong evaporada. Pwede kayong gumamit ng ibang brand kung gusto nyo, pero ito lang ang available dito sa aming dollar. So, ayan. So, one can yung ginamit ko kasi nga whole chicken siya. Ayan, mga kababas. Tapos, after nyan, ayan, kita nyo ba? Ayos na siya dyan, ng bonggang-bongga. Cover natin ito. Later, pag kumulo siya, tikman nyo, i-adjust nyo kung okay na yung lasa. Ayan. Hintayin natin siyang kumulo, mga kababas, at for sure, luto na ito. So, babalikan ko kayo, mga kababas, pag kumulo na siya. Okay? See ya! At mga kababas, lumipas ang 5 minuto nung nilagay ko lahat ng ingredients na pinaka-last. Ito na yung itsura niya, check natin. Tapos titikman na rin natin, pwede niya na i-adjust. Pero para sa akin, I think okay na to yung lasa niya. So, tikman natin. Perfect. Masarap. Yun nga palang pineapple chunks, mga kababas. Tinabi ko yung pinakasabaw. In case na gusto nyo ng mas masabaw, pwede nyo i-add yun. Pero para sa akin, hindi na okay. Okay, nasok na sok na yung one can ng milk, yung poultry milk natin. So, ayan, mga kababas. As you can see, okay na siya. Ito-turn off ko lang yung heat. Okay na to. Tapos, pakita ko sa inyo ang ating finished product ng bonggang-bongga, mga kababas. Ayan. Cover natin. Balikan ko kayo, mga kababas. I-prepare ko lang ang ating pantry plating. Okay? See ya! At ito na nga, mga kababas. Mainit siya, no? Mainit siyang hawakan. Ito na yung ating finished product. Ayan. Na-plating ko na siya ng bonggang-bongga. Napakasarap ng itsura. Ayan. I-try nyo rin sa inyong bahay. At don't forget to like and subscribe. Comment ka na din kung may gusto kong ipaluto kay Baba P. And don't forget to click the notification bell para updated ka sa lahat ng i-upload ng Baba P's Kitchen. So mga kababas, maraming salamat sa pagsama sa aking cooking vlog for today. At sana nag-enjoy kayo. At nabigyan ko ulit kayo ng panibago yung lulutuin ang pininyang manok.
See you on my next vlog. Bye!